Hello po guys, part 4 po to nung bago kong ginagawang life motivation, POV and life lessons. Para din po itong Bible verses guys. Thank you so much po sa sino mang makakapagtapos ng bawat part ng content ko na to. I'm not so sure po kung ilang part to, bibilisan ko po. Mga dagdag enhancement lang po to, mga dagdag motivation, dagdag booster para sa ating lahat na patuloy-tuloy na nag-aabang ng mangyayari pong rapture. To refresh lang po guys, yung pong ng mga nararanasan natin, yung pong mga nababalitaan natin sa iba-ibang kontinente ng mundong ito globally, palatandaan po yan ng papalapit na snatching, tsaka signal po yan ng Great Tribulation. Nasabi ko na po to sa mga ibang part ng mga previous kong content. Kung sino pa po yung hindi nakakapanood ng crystal clear ng pagkakasequel-sequel, ng pagkakasunod-sunod ng mangyayari talagang event ng humanity nitong last generation natin. Pasadaan nyo po yung profile ko guys. I just want to extend a little life motivation, na a little awareness, a little preparedness to each and every one of us, na bagamat po tayo may faith, bagamat tayo binigyan ng Panginoon ng faith ang bawat isa sa atin, patuloy-tuloy po tayong mag-research, patuloy-tuloy po tayong gumawa ng mga ikabubuti pa ng kaluluwa natin, ng buong pagkatao natin, na magdadagdag talaga ng kapit nating mahigpit ng faith ng bawat isa sa atin sa ating Creator at sa kanyang bugtong na anak, na malapit na po nilang i-implement yung snatching, yung rapture, yung common word po na rapture na gagawin ng ating Creator sa pamamagitan ng kanyang bigatin Son. Hari maniwari po, samot dalangin ko po araw-araw na lahat tayo'y mapasama, lahat po ng taong nagtatry na magtapos ng bawat content ko, patuloy-tuloy po tayong mag-ipon, maglikom ng mga life coach, life motivation na all about the Holy Scripture, all about the Word of God, na magbubus pa po ng faith natin sa ating Panginoon at sa kanyang bugtong na anak. Amen. To God be the glory po ulit. God bless us all po ulit. And thank you so much po sa lahat ng nadadaanan ng lahat ng content ko, especially po sa mga ganitong content ko na nagkakasunod-sunod. Maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay niyo po ng maliit na time niyo para tapusin ang bawat content ko. Harinawa po talagang sa bawat part po ng mga ganitong kong content, nakakapagtawid po ako sa inyo ng maliit na life lesson, life motivation, maliit na booster. Amen po. Sigad na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Added lang po ulit, to be continue, added lang po ulit, refresh lang po ulit guys. This is about a few minutes that will happen before the end of time. Pasadahan po ulit nating lahat ang Revelation 16, idiretso po natin. This verse describes the seventh bowl of God's wrath. Of being poured out on the earth. There will be a great earthquake such as has never been and never seen before on earth. It also says that there will be hail that will be the size of peace falling from the sky, and that the sun will be scorched so that it burns people with its fire. 2 Thessalonians 2 verse 8, idiretso po natin guys, says that our Lord Jesus will destroy the man of lawlessness with the breath of his mouth and bring him to an end by the appearance of his coming. The man of lawlessness is a figure who is also mentioned in the book of Revelation, and he is believed to be the Antichrist. The end time will be a time of great upheaval and destruction.
there will be a natural disasters such as earthquakes, hailstorms. There will also be spiritual warfare as our Lord Jesus defeats the Antichrist. The Holy Scripture says that the end time will come suddenly and unexpectedly in Matthew 24. Our Lord Jesus also added, "But concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, except the Father only." This means that we should not try to predict when the end time will come. Instead, we should focus on being prepared for it by living our lives in a way that is pleasing to our Creator, to our God. Amen. So guys, added verses lang po guys. Revelation 10, Revelation 21, Revelation 11, and Matthew 24 po ulit, Luke 21, and Mark 13. Guys, kaya ko po ito pinapaulit-ulit kasi magdadagdag po ito ng preparedness sa atin eh. Huwag po tayo masyadong magpaka-focus sa to look only on all material things. Ingatan po natin yung faith natin, guys. Ingatan po natin. Although kailangan pa talaga ng bawat isa sa atin ang mga material things to continue living, to continue sustain the needs of this subtle body. Pero napaka-importante din po nung needs nung nasa loob nito. Kasi yan din po yung paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon. Mas pangarapin po natin yung bagong titirahan natin. Kasi ito pong tinitirahan nating mundong ito, malapit na po itong mag-ending. Although meron pa po talagang 1,000 years. Pagpasok po kasi ng rapture, guys, pagpasok po ng snatching, magbubukas po yung panibagong era, yun nga po yung 1,000 years. Habang nagre-reign po ang ating Lord Jesus, may mga maiiwan po ditong chosen dito sa lupa. Na-explain ko na po yan ng buong-buo, guys. Pasyalan nyo po yung profile ko. Hanapin nyo po dyan yung content ko na in-upload ko ng November 4. If I'm not mistaken, November 4 or November 5. Kalkalin nyo po, pasadaan nyo po mula part 1 hanggang part 7. Kumpleto po yan, guys. Ang goal ko po talaga eh, may makapanood pa. Kasi yung iba po talaga, dinidelete ko na. Yung iba pong mga life quotes, life motivation, Bible verses. Kasi sobrang dami na po ng content ko eh. Yung mga vital po, itinitira ko po. Sana po, pasyalan nyo po. Booster po yan sa faith natin, sa pagiging prepared ng bawat isa sa atin, sa pagkakaroon natin ng more awareness. Lagi po natin tatandaan, guys, faith is the completeness of good deeds, love, and hope. Magpatuloy-tuloy po tayo, guys. Maglikom na po tayo. Mag-save na po tayo ng mga content o dokumentaring na gugustuhan natin. Huwag po nating hintayin maubusan tayo ng panahon, guys. Our life here on earth, on this last generation of humanity, is very, very fragile po. Napakaigsi na lang po ng buhay na pinapahiram sa atin ng ating Creator. Malapit na pong mangyari yung snatching, guys. Maging prepared po tayo. Sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral na pinagkakatiwalaan ko po talaga, any moment mangyayari na po yun. Kaya maging prepared po tayo. Sundan nyo pa po, to God be the glory po. Sana po kahit papano makapaghatid ako ng maliit na life lesson and motivation sa bawat isang makakakita ng life lesson, motivation ko na to na contents. To God be the glory po. God bless us all at ingat po tayo palagi. Thank you po ulit for watching. Amen.